Naniniwala ka ba sa reincarnation o yung paniniwala na matapos mamatay ang katawang lupa, ang kaluluwa o espiritu, nabubuhay ulit sa ibang katauhan? Ito kasi ang naging teorya ng marami nung nakita nila ang litrato ng babaeng ito. Nakahawig na kahawig ang larawang nakadisplay sa National Museum kahit hindi naman niya kadugo. Visited National Museum and found this photo of a girl and it kinda looks like me, now, and then. Mula sa hulma ng mukha, ayos ng buhok, hanggang sa kanyang mga ngiti. Ang babae sa larawan, para raw silang pinagbiyak na bunga. Oh my God, the resemblance! Baka AI lang yan, ate. So, totoo pala ang reincarnation? Sino ang babae sa litrato? Parang may magnetic force na karami-rami po ng art pieces na nandoon. Reincarnation o nagkataon lang? Ang unang naisip ko talaga, is this my second life or am I her reincarnation? Babae sa viral post, taga Davao City, si Veronica. Lumuwas daw siya nitong nakaraang linggo sa Maynila para sa isang business meeting. Hanggang sa nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa National Museum. Matagal ko na talagang plano na pumunta ng National Museum. Our goal talaga po is magpa-picture sa Spolarium. Sa kanilang pag-iikot, may kung anong puwersa raw ang parang humila sa kanya papunta sa isang obra. Yun na yung mismong portrait na unang-una talaga na nakita ko. Karami-rami po ng art pieces na nandoon. Doon pa talaga ako na diretso. Tumatawa pa ako, bakit parang nandito ako? Yung mga office mates ko pa yung nagpumilit sa akin na magpicture. Ito yung mga kuha na picture sa akin sa museum. Nung una, nakaganyan talaga yung buhok ko, nakalugay lang. Sabi ng mga kasama ko, itali ko raw yung buhok ko. So doon na nakita na mas kamukha ko daw talaga siya. Unang-una ko po talaga napansin ay yung ngiti namin. Our laugh lines are very similar. Yung kilay ko, hindi talaga siya pantay. Yung mata, pag nakangiti, parehong-pareho. Parang, ba't ako nandito sa portrait? Parang nananalamin po ako. Shock talaga ako. Kadami-daming tao na pwede mong kamukha ay makikita mo pa talaga sa National Museum. Nakakatindig balahibo talaga na, bakit kamukhang kamukha ko? Sino kaya yung babaeng to? Ang larawan, bahagi ng exhibition ng National Museum of the Philippines na Larawan at Litrato, Photo Oleo, and Picture Portraits in the Philippines, 1891 to 1953. Pampok ang 44 na Photo Oleo mula sa iba't ibang institusyon at pribadong mga individual at kolektor. Black and white na mga litrato na para mas lumutang ang detalye at ganda ng mga ito, pinintahan ng mano-mano. Ito ang popular na paraan ng portraiture noon bago natuklasan ang teknolohiya ng colored photographs. Nung napa-research na ako, nabasa ko na kinolekta daw yung mga photos from Panay, Iloilo, or Negros Oriental. Yung tatay ko po, originally from Barotac Viejo, Iloilo po talaga sila, or mga Ilonggo. Sa mga panaghinip ko noon, may mga familiar talaga na mga lugar na parang napuntahan mo na. Minsan, pagkagising mo, parang pagod na pagod ka. It's just like astral travel. Sinabi ko, is this my second life or am I her reincarnation? Nakakapanindig balahibo kung isipin. Si Veronica, hindi rin daw nakaligtas sa mga pagdududa sa kanyang post. In-AI daw, in-edit ko ba? Sa mga bashers, sinasabi nila, ang layo naman, ang hawig lang, yung ngiti lang daw. Wala po talagang pangalan yung portrait. Ang ginawa ko is, binisita ko po yung Facebook account ng National Museum. Nakita ko po yung photo oleo. Luckily, meron po silang 3D or parang virtual tour. Doon ko na mismong nalaman. Parang on loan yung mismong portrait by Ambeth Ocampo. Alright, to answer all your questions, the woman in the portrait is Belen Ocampo. She's Ambeth Ocampo's mom.
si Belen Raimundo Ocampo, ina pala ng tanyag na manunulat at historiador na si Ambeth Ocampo. Kuha ang larawan noon pang dekada 50. Dalawa yung kanyang photo olio. No? Yung isa na meron siyang suot na balintawa. Ang kwento sa amin, bigay daw yun ng isang manliligaw na nabasted. Yung nag-viral kasama ni Veronica. Ito naman ay letratong nakaprint siya sa bakal. Kaya medyo may mga kalakalawang na siguro 54, 1955 yan. May hawak siyang bulaklak. Yung kapatid ko nung college, dumaan siya may isang photo studio. Nakita niya yan na nandun sa stante. Tapos pumasok siya sa loob. Sabi niya, nanay ko yan, pwede ba bilhin ko na lang? Tapos sabi niya, hindi po, not for sale. Kapatid ko makulit. So, like, pinupuntahan niya lagi. Benta niyo na. Hanggang siguro nakulitan na yung may-ari. Isang araw, sige kunin mo na, bigay na lang namin sa'yo, hindi na niya siningil. Sina Belen Ocampo at si Veronica, tila marami rin daw ang mga pagkakatulad. Nung nakita nga ni Veronica yan at nag-post nga siya na medyo kamukha nga niya, famous siya kasi may isang magazine feature na mula kasi nung pagkabata, hindi pinaputol yung kanyang buhok. When I was 17 and 18 years old, I actually joined pageants. Nakakatindig balahibo na also Miss Belen joined Miss Philippines, which was also my dream before. Nagtayo siya ng isang botanical garden. Mahilig siya magluto. Yung mga kaibigan ko, pag bumibisita sila sa bahay, ako talaga yung assigned na magluto sa kanila. Nung pandemic, nung nawalan ako ng trabaho, nagtatanim-tanim ako ng mga halaman. Tiningnan namin yung kanyang transcript, ang bababa ng mga grade. Kaya nagtatawa ng kami magkapatid na lagi tayong pinapaaral tapos puro 5 pala yung kanyang transcript. Tapos ang sabi niya, kaya siguro ako nagkaanak na writer. Hindi siya magaling mag-drawing, so yung kapatid ko naging pintor. I guess yung mga gusto niya sa buhay, nakuha niya sa mga anak niya. Pero taong 2003, si Belen sumakabilang buhay sa edad na 70 anyos. Parang advance lang ng 4 years ako pinanganak after Belen Ocampo died. Ang reincarnation, matagal na siyang paniniwala. Lahat halos ng Eastern religion has the concept of reincarnation. Para sa kanila, nagkakaroon ng cycle of birth and rebirth ang mga tao. Kasi pumapasok siya ulit sa isang cycle hanggat hindi niya natatapos yung cycle na dapat niyang ulit-ulitin base sa kanyang karma. Si Ambeth, napa-comment na rin sa TikTok post ni Veronica. Doon na mas nag-blow up yung TikTok no, na post ko kasi sinasabi ng mga tao, ayan, anak na mismo yung sinasabi na magkapareho nga. Curious lang ako. Gusto ko rin siyang ma-meet kasi ano ba itsura niya talaga? Kamukha ba siya talaga? Makita natin kung ano, totoo ba itong reincarnation, doppelganger. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Sabi ko, thank you so much, sir, for acknowledging. Gusto ko talagang makabalik doon. Gusto kong makilala si Sir Ambeth. Gusto ko ding mas makilala ang nanay niya sa kanyang perspekto. Nito lang Biyernes, lumipad si Veronica pabalik ng Maynila para muling bumisita sa National Museum. Nung mga oras na yon, ang historian at anak ni Belen Ocampo na si Ambeth Ocampo naroon din. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ambeth kapag nakita ng personal ang kamukha at ang sinasabi ng netizens na reincarnation daw ng kanyang ina? Ang picture-perfect moment na pagkikita ng dalawa, susunod na! Mukhang kamukha. Babae mula sa Davao City. Parang carbon copy raw ang babae sa exhibit sa National Museum. Our laugh lines are very similar. Yung mata, pag nakangiti, parehong-pareho. Sinabi ko, is this my second life or am I her reincarnation? Ang babae sa kung tawagin, photo oleo, paraan ng pagpipinta sa mga lumang larawan noon, si Belen Raimundo Ocampo na ina pala ng tanyag na manunulat at historiador na si Ambeth Ocampo. Gusto ko rin siyang ma-meet kasi ang mga itsura niya talaga, kamukha ba siya talaga? Makita natin kung ano, totoo ba itong reincarnation. Dito lang Biyernes, lumipad si Veronica pa Maynila para bumalik sa National Museum. Nung mga oras na yon, naroon din ang anak ni Belen Ocampo na si Ambeth. Habang ini-interview ng aming team si Ambeth sa gallery, siya namang pasok ni Veronica.
Hi, sir. Hi, hello. Good morning po. Ikaw pala. Naku, nag-ayos ka. Nice to meet you. Oh, yan pala eh. It's an honor po. Nasa unang sulyap, aakalain mong may nag-time travel mula sa nakalipas. Ginanon mo pa yung buhok. Ay, yes, ganyan sir. Ba talaga yan? O nakaganon? Ganito po talaga yung hati ng buhok ko. Ah, talaga? Pag kiniklip ko po, ganito din talaga kasi yung ayos. Kasi diba yung isang picture mo, hindi mo masyado kamukha? Opo, yung nakalugay. Sabi nila, ano, suotin mo yung sweater mo, tapos itali mo yung buhok mo. Tapos nung tinali na yung buhok, doon na mas nakita talaga, nakamukha ko daw talaga yung nasa portrait. Yung isa kong kapatid sabi, hindi kamukha. Yung isa naman sabi, kamukha. No? So curious din sila. No? So sabi niya, sana magkita kayo. So it's interesting na nagkataon, nandito ka, mag-meet tayong dalawa. Picture yan ni Mami nung bago siya kinasal. It's not as if you're meeting your mother. It's meeting your mother before she got married. So parang sine, di ba? Nagjo-joke pa nga ako, baka mag-trending to, mag-KMJS tayo. So ayan. So tingnan natin. Mukhang kamukha. Smile. Tsaka yung laugh line. Tsaka yung, ano, yung general contour ng face. She was very vain. Hindi yan lalabas ng hindi nakaayos. We never saw her ng hindi naka-makeup. Yan naman ang turo niya. Sabi ko, sana sinundan ko nung mula nung bata. Kasi di ba lagi, wash tone, moisturize, sabay. Sa kanya pala po yung skincare talaga. Skincare. So yan, it's nice to see the two of you together. I hope to be as wonderful as your mom and have a very nice life, very fun, having kids someday and being proud of them po. Ayun. Ang importante talaga na meron kang sarili mong career, di ba? And then that you find the right husband. My mother was career-oriented, so marami siyang pinasok na trabaho, which I think is what a modern woman is. For us Christian Catholics, hindi natin tinatanggap ang konsepto ng reincarnation. Sa ating paniniwala, pagkatapos ng kamatayan ay nagkakaroon ng tinatawag nating judgment. It is all about you living a good life in the here and the now. At para may souvenir ang dalawa, nagpicture-picture din sila at binigyan ni Ambeth si Veronica ng isa sa mga libro niya. Wow! Marami na akong nasulat na libro. No? But this is about the women of Rizal, which is relevant very to timely. What we're talking about. So, ano, happy birthday and Thank you, sir. I hope you enjoy it. And I hope I get you to sign this book. I feel so honored to meet someone who's part of Philippine history. Thank you, Sir Ambeth. Kung totoo man ang reincarnation, sana mabalikan natin ang mga bagay na mahal nating gawin at ang mga naiwan nating minamahal. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.